my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat sa mga bago ka dyan, subscriber, returning viewers. Thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazelle Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking video. Grabe, sa hapong ito, nag-live talaga ako. Kasi nga, kaka-uwi ko lang galing work, so kailangan mag-live tayo for today's video. Ang ating poll question ay Alexi Brooks. Oh, wait lang. Alexi Brooks. Anong kulang? A. Siyempre, tinatanong pag com skills. Isa pa. Pasarela. And overall styling. Okay, Alexi Brooks, syempre pag-uusapan natin yung ano, yung mga, wait lang guys, parang tipantay, pag-uusapan natin yung mga pagkukulang na kung anong merong, kung ano ang kulang dito kay Alexi Brooks. Ayan, Alexi Brooks, anong kulang? Ganda, com skills, pasarela, styling. Kasi lahat naman tayo ay hindi perfect at walang perfect na tao sa mundo. Kaya pag-usapan natin kung ano pa dapat yung i-improve ni Miss Alexi Brooks para manalo dito sa Miss Universe Philippines 2024. Ano pa yung kulang? Ano pa yung kailangan gawin? Ito yung choices. Ganda, com skills, pasarela, styling. Tingnan natin sa mga fashion fans kung anong kulang. Later sa gabi, si Atisa manalo naman yung pag-usapan natin kung anong kulang sa kanya. Kasi lagi kong sinasabi sa inyo, walang perfect. Complete package, gusto nyo sampalin ko kayo para lumuwa yung mga mata ninyo. Walang perfect. Ayun. So, imposibleng perfect siya. Ganon. Walang perfect. Si Jesus sila ang perfect. Embre! Hello, Gazel. Hello, po. Sede ay matugas. Hello, Gazel. And hello, mga ka-owners. Hello. Parang nasasakal ako dito sa... Alam mo, guys, kakarating ko lang galing work. Tapos, paano ba? Kagagalito nga galing work. Tapos, di pa ako nag-lunch. Embre, sorry for the past two lives. Wala ako. Nagkasakit yung lola, Embre mo. Ay, bakit? Anong nangyari sa'yo, Embre? Wow, nandito pala yung aking Insan. Insan, Ana Costales. Thank you so much for tuning in. I love you, Insan. Kulang sa face, kulang sa authenticity, at kulang sa feminine look. May clover, ano lang, yung nasa choices lang dapat. Yung nasa choices lang dyan sa baba. Iboto mo na. Ano ba ang kulang kay Alexi Brooks para manalo ng Miss Universe Philippines 2024? Ganda, com skills, pasarela, styling. At syempre yun yung ating pag-uusapan all throughout the live. Tapos lahat ng mga girls, pag-uusapan natin dahil wala naman ngayong topic, ay wala naman kayong pasabog yung mga Miss Universe Philippines. So, eto muna, pag-isa-isahin ko na lang yung mga girls para may gagawin naman tayo, di ba? Eh, samantalang nag-aano sila dyan. Sabi naman ni Ma'am Elokana, hi Gazel, blind believers be like. Oh, walang kulang, complete package siya. Ay, totoo yun. Talaga lang ba, Ma'am Elokana? Ang pagkukulang ay mabait na fans. Ha ha ha, charot lang. Hindi, maglagay ka dyan ng kulang ni Alexi Brooks. Kasi sabi ko nga, walang perfect.
My Clover, kaya nga nagtatanong ka kung anong kulang tapos sasabihin mo walang perfect. Parang ang gulo mo naman. Ha, My Clover? Ha? Kasi kaya nga nagtatanong ako kung anong ipagkukulang kasi sa totoo, walang perfect naman eh. Kaya tinatanong ko sa inyo kung anong kulang. Kasi marami kasi My Clover na nagsasabi mostly sa mga fans niya na complete package na siya, na walang kulang, perfect siya. Kaya inuuna ko na sa inyo, walang perfect na tao sa mundo. Kailangan talagang may mapunan ka na pagkukulang para manalo sa isang competition or kaya kahit sino sa atin ay walang perfect. So, sa palagay nyo, si Alexi Brooks, anong yung kulang niya para manalo sa competition sa Miss Universe Philippines? Pero, she, good day, Gaisel, for me, walang kulang, complete na siya. Paano mo nasabing complete? In what aspect? Sede rin matugas, ha? Hindi ako nakanood sa live niyo ni Miss Bell kagabi. Nakatulog ako. Oo ba naman? Ikaw ba naman hanggang alas dos? Brownie Pinoy, aloha, Jing, just join. Thank you po. Sabi ni Mars Jezar Kailatan, mabuhay Mars, mabuhay mga Cruels fans. Thank you so much, Mars Jezar. Rolling Portland, yan, good evening. Portland, Oregon. Oh, thank you so much, Rolling Portland, yan. Land yan. Ramil Repel, kulang siya, ganda. Gandang babae, kasing pag wala siya sa pageant, lalaki ang peg niya. Oh. Sabi naman ni Harvey Manalo, kulang siya sa styling, need niya i-level up ang styling para mukhang total package na. Dapat angat na angat siya. Oh, I agree with you, Harvey. Ang cute naman ng name mo. I love it. Brownie Pinoy, walang perfect but you're perfect, Jing. Ay, wala, wala. Marami akong pagkukulang. Marami sa lahat ng aspeto kulang ako. Pero ang maganda lang sa akin siguro ay confident ako for who and what I am. Ganun lang. Pero marami akong pagkukulang sa lahat ng aspeto, meron akong pagkukulang. I'm not hindi ano lang talaga ako. Very confident lang talaga ako kung ano ang meron ako. Hindi kagaya ng iba diyan na feeling perfect. Feeling walang ayaw masaway. Feeling perfect pero wala, nobody's perfect nga, 'di ba? Embre, correct, kidding aside, I pick for the styling. She's owning her styling, which is good, pero limited yung looks niya. That's she's not exploring. Sana mag-wig siya sometimes para maiba. Barbet Elizalde, di ako basher, pero base sa mga nag-handle ngayon ng MU, girly yung hinahanap nila Trump era, ang peg, body, beauty, and feminine. Rowena Molina. Hi Gaisel, good PM. Hello, nakaboto na ba kayo? Anong kulang kay Alexi Brooks para manalo sa competition? Arnold Nandisa, for me, kulang ng pitik ang pasarela niya, should I say landi. So, pasarela yung kulang para sa'yo, Arnold Landizo. Ramil Repil, sablay din ang styling. I don't see her being androgynous. Michelle D. is the true representation of androgyny. Rowena Molina, walang perfect. Correct. Yung nasa baba ng parte sa katawan ay kulang, Gaisel. Joke lang. Ay. Brownie Pinoy, I choose Basarela. I want her to be more feminine and at least more feminine and less stiff. Her Basarela is now good but I want it to be better. Si Harvey Manalo, sa styling talaga yan. Sabi naman ni Kiss, ang kulang ay sa mata ng tao. Ano ba daw yun? Na mapanlait yung hindi sila perfecto pero panlalait sa kapwa ng ginagawa. Pero kung harapan ang usapan, baka naman ibang basher dyan, duling. Ngungukuwa sa sungki. So, anong kulang nga, Kiss, para sa'yo? Anong kulang? Dapat niyang i-improve, dapat niyang gawin para manalo sa competition. Kasi nobody's perfect. Ayun, para sa'yo. Kasi imposibleng perfect.
Grabe naman. Sino naman yung bumoto ng Comskills? Parang hindi naman kulang para kay Alexi yun. Parang nakakaloka. Pero syempre, yan din yung ano, yung yan din yung gagawin ko sa lahat ng mga contestant, sa kay Atisa, sa mga basta dito sa lahat ng Miss Universe Philippines contestant, ganda, Comskills, pasarela, styling, yan din yung criteria kung anong meron si Alexi ngayon. So pag mag-uumpisa muna ako kay Alexi, kasi siya ang letter A, Alexi Brooks. Anong kulang? Ganda, 27%. Comskills, 8%. Grabe naman yung bumoto ng Comskills. Di pa talaga kayo na nakukulangan pa talaga kayo sa Comskills ni Alexi. Pasarela, 19%. Styling, 46%. Oh, ayan. Dami natin pag-usapan. So, styling yung namumukod tangi ngayon ng bonggang-bongga. Rolling Portland, yan, I vote for styling. Tita L suggested looking into the hairstyle of Josephine Baker. Oh, I agree, Rolling Portland yan. Embre, so her 3-second pasarela sa mystery niya, she's improved, kaso di ako nakakonnect sa kanya. I don't know why, she's too strong for me sometimes, pero sa akin yan. Okay, fans. Charot. Hello, Kana. Sa makeup artist po ni Alexi, wag nyo naman pong lagyan ng super colorful na eyeshadow si Alexi. Pwede naman nude, yung malinis lang tingnan, parang MMD malinis lang tingnan. Minsan agree ako dito, at saka wag ninyo sa makeup artist ni Alexi, wag ninyong papulahin masyado yung bibig niya. Nakakaloka. Ayun. Randy Lucas, Alexi need better comb skills. She is always very baggy. Tama bang pagkakabanggit ko, Randy Lucas? And the face should be softer. Marites Kayabyab, hindi ko bet sa Iloilo, lalo na kung mga fans super toxic, sabi naman ni Marites. Pero Marites, para sa iyo, nandiyan niya si Alexi, one of the best contender dito sa Miss Universe Philippines. Palagay mo ano yung kulang niya, yung ano, isa lang yung kulang niya para masungkit niya ang corona. But before anything else, I need to make it kain muna, kasi hindi pa, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako nag-lunch. Ang ulam ko, galunggong na pinirito, at ano nga ito? Laing na may laman. Amazing. At saka mamaya, guys, maipapakita ako sa inyo. Kasi bagong anihan. Sabi ni Nas, hello Giselle, femininity and styling kailangan pang improve. When she talks, she need to be more concise and not to beat around the bush. Great job in everything you do, Giselle. Thank you so much, Nas, sa pag-appreciate. Hello, Kana, wag niyo na ulitin ang makeup niya sa her story. Naawa naman kayo. Nag-iigib at nagpapakain ng manok. Mukha siyang galing sa masquerade party. Ewan ko dyan sa mga ano. Ay, nakakaloka. Zunib, 77 Soriano, more styling. Oh, so marami talaga nagsasabi na styling ang kulang. Bert Leroy, I don't think so na may kulang pa si Alexi, sabi naman ni Bert. Lahat naman ay ginagawa ng team niya na nag-i-improve ang lahat sa kanila na yun kung type nila ang kandidata o hindi. Bert Leroy, siyempre, may nakikita kang kailangan ganito si Alexi, kanyan. So, para sa'yo, ano pa yung kulang sa kanya? Perfect na ba yung pasarela niya para sa'yo? Perfect na ba yung styling niya para sa'yo? Siyempre, imposibleng perfect. Walang perfect na individual sa mundo. So, mag-isip ka kung ano yung kulang sa kanya. Yung ganda ba niya? Yung comb skills ba niya? Yung pasarela ba niya? Or yung styling ba niya? So, para ma-improve pa habang pinapanood dito ng team niya, alam nila kung ano, kailangan constructive criticism yung sasabihin mo dito para alam naman nila to improve yung sa susunod na labas ni Alexi. Yun yung purpose kung bakit ginawa ko ito. Hindi yung babatikusin natin kung anong kulang. No! To improve herself.
para sa susunod na laban or sa sunod niya na lumabas, lalong-lalo na dito sa March 3 sa kanilang runway challenge, ay hindi na natin makikita yung mga puna-puna natin ngayon kasi napaka-imposible na wala kayong napupuna. Sabi ko nga sa inyo, walang perfect, kaya tinatanong ko anong kulang, imposibleng wala kayong nakikita. Bulag na po kayo niyan pag ganun. Aramel Ripel, sablay ang styling niya. Very provincial pa din ang atake ng team niya. Her team needs to listen to expert on styling. Otherwise, mahihirapan siyang makapag-compete kahit sa ibang girls. Ayun. Darwin Cruz, pasarela and styling. Pasarela need niya ng konting lambot, pamaylandi at pitik. Styling niya some is off, sometimes hindi bagay sa body type niya. Her comp skills is okay. Arnold Landicho, walang kulang, may labis. More on masculine na body niya. Kailangan niyang mag-tone down kahit paano being feminist and ang kulang. Ayun. Seri Rhyme ito, Gaisal, para sa'yo, magiging Katrina Dimaranan ba si Alexi sa MUPH? I don't know. Hindi naman. Iba yung kapalaran ni Alexi, ibang kapalaran ni Katrina. Kung si Katrina hindi makabayan si Alexi, alam naman natin makabayan yung Alexi May Brooks. Kaya ginawa ko yung content na ito para for constructive criticism, hindi siya i-bash or ilaitin. Kailangan makita natin kung ano ang dapat niyang i-improve. Kasi kahit si Alexi mismo, alam niya sa sarili niya na marami siyang dapat i-improve. Alam mo kung bakit? Hindi na siya sasanib sa Aces and Queen kung perfect siya. Hindi na siya magpapaturo ng pasarela kung perfect siya. Common sense, guys. Huwag tayong budol. Huwag tayong mga pagkaano dyan sa sasabihin ninyo. Common sense lang. Hindi na yan sasanib sa Aces and Queen kung perfect siya. Kaya nga sumali siya dyan kasi alam niyang hindi siya magaling sa pasarela eh. Nag-gets nyo ba yun? Or talagang tanga-tangahan lang kayo? Charot lang. Hindi sana kung perfect na siya, doon na siya ng kulong at hindi na siya magti-training. Eh, nagti-training siya eh. Ibig sabihin, marami pa siyang dapat punan. Ramiel Ripiel, com skills niyan, ang dami niyang sinasabi, hindi siya straightforward. Tapos ano ba talaga ang English niya, American or Brit? Kasi minsan may R, minsan walang R ang word niya. Ay, hindi ko na problema. Hindi ko kasi problema yung com skills ni Alexi. Kumbaga, kahit anong accent yung gamitin niya, kahit Ilonggo accent pa yun, no problem talaga sa akin. Pagkabog pa rin. Hindi ko siya pinaproblema kasi kahit Ilonggo accent man, deadma lang ako sa kanya. Deadma kasi alam ko na she is doing better talaga when it comes sa communication skills. Siyempre, Gaisel, I'm curious sa comment mo, kapag sa mga events, nafe-feel mo ba kapag may mga candidates, nalulunod siya? Sometimes like you look at her pero may candidate talagang malakas sa kilid niya, sa tabi niya. Yeah, sometimes, hindi naman yung nalulunod. Sometimes may better sa kanya pero not all the time. Kasi yung beauty niya kasi nagsa-stand out. Mapapatingin ka talaga sa kanya. Mga ganung level yung beauty na meron si Alexi. Mapapa-second look ka talaga sa kanya. Tapos, syempre, doon ka na. Syempre, yung mga mata natin, may mga na pinipili kung sino yung nagagandahan tayo. Kung sino yung nagsa-stand out. Mga ganun. Pero, yung nalulunod, hindi naman. Sometimes, may better na styling sa kanya, but hindi all the time nalunod siya. Hindi. No naman. Hindi ko naman yung nakikita kay Alexi.
Ria Polido, good evening Gaisal, watching from Saskatchewan, Canada. Tama ba? Saskatchewan, Canada. Ingat lagi, looking forward sa collab nyo ni RJ and Buex. More power. Thank you, Ria. Sabi ni Lady Red, styling hit and miss. Siyempre lahat yun, dapat kung mag-comment kayo dyan, constructive lang po ha. Wag tayong kung ano-anong kinu-comment. Kung ano ang choices dyan, yun lang ang dapat nyo i-explain. Wag na po kayong bigay ng iba pang comment. Sabi ni Vic Kapalihan, Pasarela, sini sa Nicaragua Pasarela, nagpanalo sa kanya. Sabi ni Vic Kapalihan. Wait lang guys ha. G Manila, masyado pa po siyang raw. Malaki ang potential niya pero maybe next year or sa 2026 pwede po siya manalo. Wag naman po. Lumalaban siya ngayon dito G Manila. Hindi naman ibig sabihin raw ka wala ka ng karapatang manalo. Hindi naman ibig sabihin na bago ka wala kang karapatan manalo. Wala na naman tayong magagawa. Nandito na siya sa kompetisyon. Lumalaban, one of the front runner. So magbanggit na lang tayo ng mga ano pa nga ba ang dapat niyang i-improve. Yung beauty, yung pasarela, yung styling at saka yung com skills. Affable Benedict, kulang kay Alexi yung mga tao na nanghuhusga at gusto nilang mistisa at Latina looks. Wala namang ganun, Affable Benedict. Para sa'yo, wala bang kulang talaga si Alexi para sa'yo? Perfect siya? Eh di siya na lang yung juice mo kung perfect siya. Kung ano lang, constructive criticism, makakatulong po yan kay Alexi. Para mag-improve siya sa ano, when it comes sa aspetong ganyan. Kung alam lang ninyo, makakatulong yan sa team ni Alexi para lalo silang mag-experiment. Halimbawa, kung styling, nakikita ninyo styling yung problema, lalo silang mag-experiment ng styling, lalo silang mag-makeup, lalo silang lagi nilang makeup, ano ba tawag doon? Basta lagi nilang titingnan kung ano yung makakabuti kay Alexi. Kasi, syempre nakikitaan ng tao na ganyan. So, dapat, pansinin din nila. Even na yung mga Miss Universe natin, yung mga Miss Universe winner, meron silang mga kulang din. Pero, kaya nilang punan yon. Pasarela, mabigat pa mga hakbang ni Alexi. She doesn't have a gliding stride. Sa totoo lang lang tayo lalamunin siya ni Atisa sa pasarela tapos twist turn and post awkward panoorin so work on that please. Ayan, thank you so much Ma'am Elucana. Embre, oo nga, if some people think this live is about bashing an candidate, maliit utak. It's obviously for the improvement for the candidates. Walang nagpe-personalan here, okay. Yes, ginawa ko ang content na ito na kung ano yung kulang para kung ano man yung mga constructive criticism na napapansin natin sa isang kandidata ay kung narinig nila ay di better at mapag-aralan kung ano nga ba ang napapansin ng tao sa kanya. Basta iwas yung panglalait about sa personal niya ha. Wala, hindi ko yun itotolerate dito. Gusto ko kung ano yung kulang. Kung kulang sa pasarela, di ayusin ang pasarela. Kung kulang sa styling, di magdagdag ng styling. Kung kulang sa com skills, kung ano yung mga ini-input ninyo about sa styling. Kung kulang sa ganda, paano pa siya mapapaganda, lalo na yung personality niya. Yun yung purpose ko dito. Alalahan ninyo, hindi para mang bash ng tao. Kasi, anong purpose ko dito sa pageantry kung doon lang ako sa, ay ang ganda-ganda, ay ang galing-galing, ay doon lang puro sa mga puri-puri-puri na lang tayo. Siyempre, tingnan din natin yung mga pagkukulang ng bawat isang kandidata para to improve them.
para magbigay din ng inspirasyon sa kanya. Ay, nakikita pala ng mga subscriber ni Giselle Ortega na kulang ako sa styling. Ay, di ko marinig nila brainstorming yung mga team niya para mapa-improve at akala nila perfect na, eh hindi pala, ay marami pa silang ano. Iwas po nating i-bash or laitin sa Alexi kasi mas maganda siya sa inyo, sa totoo lang. Kasi kung totoong mas maganda kayo, eh di kayo na sanang sumali, hindi sa Alexi. Ganun lang yon. So, mag-comment tayo ng may respeto at saka constructive lang para to improve the performance at saka yung kung ano man ang dapat i-improve ni Alexi. Klaro po yun, ha? Daniela Alejandro, Alexi needs to lessen her facial expression when she having an interview. Her eyes expression looks calculated. Other than that, she'll definitely will do well. Top 5 for me. Ang lakas ng kumpiyansa ni Daniela Alejandra Lee. Sabi naman ni Affable Benedict, walang perfect na tao. Correct, walang perfect na tao, even sino ba dyan. Randy Lucas, Alexi should watch Bella, Chela, and Kat. May puso pag nagsasalita. Sabi ni Kies, SMMD nga, pinuputakti din dati, pero nanalo. Magkaiba po, Kies, si MMD at saka si Alexi. Hindi ibig sabihin na pinuputakte ay mananalo. Kasi si Beatrice Luigi Gomez, walang nagpuputakte sa kanya pero nanalo. Diba? So, hindi lahat ng kapalaran na pag pinutakte ka, eh, ikaw naman nanalo. Walang ganun. Na kay Michelle Dio na destiny. Magkaiba sila ng destiny, Alexi, at hindi sila mag isang tao lang. Di ako basher ni Alexi, matigas ang kanyang ang katawan niya, kaya walang glamour ang pasarela niya. Sabi naman ni Arnold Landicho, magagawa ng paraan niyan, Sir Arnold. Sabi ko nga, konting training, kaya nga sumali siya dito sa Aces and Queenie para to train ng bonggang-bongga yung pasarela niya para alam niyo na, makita yung hinahanap mo na glamour. Diba? Ganun. Embre, oo, same statement Daniela, some of the credit user, credit ba? Nagsasabi ay she sometimes feel imposing, like arrogant daw, pero I guess it can't be helped cause she has the athlete confidence. So anyway, matuga sa mga fans ni Alexi at Atisa, chill lang kayo. At i-deadma lang yung mga buzzers niya. My God, dapat may class kayo. Totoo. Kasi pinapakita lang ninyo na putyo-putyo yung kandidate niyo. Bakit kayo nagiging ugaling putyo-putyo? Naku, walang ganun. Dapat kailangan may class para yung kandidata natin bongga din. Yung hindi nadadama yung kandidata natin sa mga kalokohan ng mga fans. Yain guys, ang sarap. Laing na nilagyan ng nanay ko ng okra. Tapos sobrang daming gata. Mamayang gabi si Atisa naman pag-uusapan natin kung anong kulang sa kanya. Darwin Cruz, her comm skills is okay. Side note lang, when she talks kasi sa dami ng thoughts at gusto niya sabihin, sometimes sa sobrang bilis niya magsalita, nararattle na siya. She need to relax. Yun lang naman. Sabi naman ni Rapsuela, hello Giselle, may ad-ayad niya adlaw kimo, ilabas mo pagang ron. Oo, gali. Ano gali yung suga? Ako niya suga ay piniritong galunggong at saka laing. Embre, careful na ako sa mga pagta-type Giselle kasi maghahaha, ano na naman ka. I'm always wrong grammar dito, hoho, sorry na.
Wala mo kung sinabi, ah. Geneve 770 Soriano, magkaalaman niya sa swimsuit at preliminary competition kung sino ang mangunguna sa kanila. Oh, Mel Alarcon, medyo hinahinay lang siya sa comm skills. Minsan parang ang bilis at ang dami niya. Ang dami sagot na parang nagmamadali. Advice ko rin din lang sa kanya. Kung ini-interview lang naman, wala naman siya sa stage. Kaya naman niyang bagalan lang at hindi siya magmadali. Kung doon na siya sa stage, doon na niya bilisan yung sagot niya kasi may timer, may oras. May timer, start, now, go. Ganon. Pero kung interview lang naman ng mga casual interview, dahan-dahan lang. Wala namang humahabol sa'yo. Mga ganun lang. Sedena ay matugas. Hoy, Michael Torrendo, kung nandito ka man, wag maging epal sa topic. Ay. Ang kulang kay Alexi ay yung styling niya, and I believe marami pa siyang ma-improve about that. Sabi naman ni Rapswell. Sabi na Affable Benedict, hindi ko sinabi na perfect siya at walang taong perfecto. So, kung walang taong perfecto, ano ang kulang ni Alexi Brook? Dapat may isasagot ka. Fans ni Alexi at Atisa, wag Gina G. Mamaya, wala sa kanila manalo. Hay, nako. Correct. Embre, low-key. I want to see Alexi with a maxi flowy dress. Imagine, OMG. Oo nga, no? Ano kayang feeling na flowy yung ano niya, yung dress niya, yung gown niya? Ay, bongga. Yes, Embre, I want to see her doing a flowy dress too. Huwag yung laging hapit na puro may cut out. Billy Bean, all the choices kulang for Alexi. Intayin na lang natin ang mga nangyayari sa prelims or finals. Then let's support all the girls who we think deserve all the only crown. No hate, just love for all. Pero kung nakikitaan mo, Bailey Beans PH, ng pagkukulang si Alexi dyan sa lahat ng aspeto sa apat na yan, ano yung pinaka? Darwin Cruz, dagdag lang, kahit wala sa choices, she need to practice her facial expression. Sometimes kasi she looks awkward, lalo na kapag nag-smile. Aralin niya ang transition and wag yung chin up bigla. Maria Antonio Dimano, good afternoon, Gazelle. Alexi should improve and polish more her pasarela. O, diba? Kanya-kanya tayong ano, at masaya na mag-usapan natin yan. Actually, Alexi is my top 2 among the personal bets. Pasok nga rin siya sa akin eh. Hello, Kana. Darwin Cruz, agree din. Hindi na tutugma yung facial expression sa galaw niya. Yung pag nagtuturn na siya, sabay ngiti, ang konting nga, parang nakaprogram na practice sa salamin for transition. Anong ibig sabihin ng ano yan, clouds? Ala, pinalo ako ni Anita Rose Gomez. Arnold Landis, I think sa styling din, minsan ko lang most often, sobra kung baga hindi consistent. Clouds, ang sarap naman yan. Napadami rice mo niyan sa isang kaldero. Oo nga, Cloudy. Maria Antonio Di Manok, class can't be bought. You are born with it. MMD is born with class, as in effortlessly classy. Oo nga, sa totoo lang. Kung wala kang class, edi wala nang class, di ba? Parang ako, di ba? Huwag mong ipilit yung pa-class na yun kung hindi naman bagay. Ano, kumbaga inborn yun, no? hindi na pag-aaralan o kaya hindi na bibili. So far, meron tayong 62 votes sa poll question. Sabi, Alexi, anong kulang? Ganda, sabi nila, 21% ang bumoto. Com skill, 6%. Pasarela, 16%. Styling, 56%. So, mamaya na natin itakil yan kung ano dapat ayusin kay Alexi May Brooks.
Yarin si Dim. Hello, Gazelle. Salamat at nagpa-live ka ngayon. Maraming salamat din. Mario Antonio Dimano. Yes, I totally agree. No hate. Respect all the candidates. Love all the candidates. Thank you, Mario. Lowe pa din. Pasarela ang kulang kay Miss Iloilo, Sir Gazelle. Oh, good day sa you, Sir Gazelle. Good day din. Mali ako na pindot, Sir Gazelle. Aba, hindi ko nang kasalanan yan, Lowe. Daniela Alejandri. Darwin and I see... How awkward it is and little calculated. Sabi naman ni Daniela Alejandra. Oh. Dave 84, okay naman lahat sa kanya. Dagdagan lang yung styling. Hanapin yung bagay talaga sa kanya. I love it, Dave. O, diba? Alam naman natin na okay naman na lahat. Ang problema, pag tinatanong ko, ano pa yung kulang? Ano pa yung dapat i-improve? Ano pa dapat yung gawin para... pasabog, di ba? Dapat marunong tayong mag-accept ng mga bagay na ganyan kasi nakakatulong yan sa kandidata. Joey Dollar, hello Gisel, gusto ko lang sabihin na may tao talaga mabilis magsalita, hindi mo yan mababago. Kung mababago din yan, panandalian lang yan. Parang ako. Pero si Alexi kasi hindi ko naman inaalis na ano, hindi ko naman na inaalis na sobrang bilis naman talaga niya magsalita. Pero para kasi siyang nasa pageant lagi, para kasi siyang naka-stage, parang inuurasan niya lagi yung pagsagot niya. Dapat kumalma lang muna siya ng very, very light. At saka huwag muna siya mag-isip ng mga ano, doon siya lumaban sa finals at saka sa prelims. Siguradong kabugin at pa, ano ba tayo, wag doon, when it comes ka interview, siguradong kakain ng alikabok yung mga kasama niya, yung mga ganung level. Kasi nga, inuurasan doon, 30 seconds, 40 seconds, so... doon siya magpakitang gilas kung gaano siya kabilis magsalita. Pero yung mga casual interview na tinatanong lang naman yung what is your favorite ulam? Eh di sagutin mo lang ng adobo, mga ganun. Kung at hindi na kung ano-ano pang sinasabi. Mga casual interview lang, it's okay lang naman yan. At natutuwa ako, kasi RJ nga, na ang tanong lang niya, ano yung plan mo sa Holy Week? O, di ba? So, hindi mo na kailangan maging pageant yung sagot mo dyan. Thank you. Ha? Tinanong lang ko anong plan mo sa Holy Week. May thank you na sa dulo. Charot lang. Nakakaloka. Tapos, hindi sa Alexi ha. Para ano lang, may kandidato ang tinanong sa RJ. I believe, tinanong lang yung Holy Week. Kung anong plan sa Holy Week, I believe. Ha, pagkahalata tuloy, nakakaloka. Tawang-tawa talaga kami eh. Ano lunch mo, Sir Gaisel? Piniritong galunggong at saka laing. Ang pinaka is her styling, sabi ni Billy Bins. Oh, amazing. Thank you. To know better her identity, even with her short hair, sana nakita ng team niya yung styling na tatak Alexi. Yun lang. Gusto ko yung sinabi mo, Billy Bins PH. Daming reklamo tong iba, isa lang ang reason kasi di nyo like si Alexi, may live siya mamaya sa Insta 5pm, doon ninyo sabihin ang kulang sa kanya. Oh, may live daw sa kanya, ay sa kanya, may live daw siya mamaya, doon ninyo sabihin yung kulang. Basta sa mga malapit kay Alexi dyan, pakisabi po, ayusin nila ang makeup ni Alexi. Please, wag naman yung colorful yung mga eyeshadow, makapal pa ang blush on. And super pula ng lips. Improve it, please. Kidditch! Magandang super init. Natanghali sa inyo, Gisel. Oo nga, super init. Tapos mamaya uulan. Kasi every gabi sa amin dito umuulan. I think kailangan turuan ng pasarela sa Alexi through dancing para magkaroon ng pitik at glamour ang pasarela at gesture niya. I think she can dance. Si Alexi, nakakapagkanta din niya siya eh.
Mario Antonio de Maano, constructive criticism. Correct. Approved. Thank you. Embre, I feel like what they meant about her speaking speed is that when she talked in an interview, parang gigil na gigil siya. Kalma lang ata. Not every time parang may timer. Randy Lucas, excuse me, Giselle, I don't agree na alikabok ang kalaban ni Alexi. Eh, para sa'yo naman yung si Randy. Kasi lalo na kung hindi magaling sa com skills yung makakasamahan niya sa top 5, di ba? Kung aabot sa top 5. Tapos nagtitrain din naman yung iba. Pero kung so far ang mangyayari, kaya naman makipagbakbakan. At yun talaga yung edge ni Alexia. Yung kanyang communication skills na bonggang-bongga. Sabi ni Clouds, ang init dito sa Manila, grabe, feel na Holy Week. Ay, di bakasyon kayo? Swimming. Darwin Cruz, hindi porket may nakikita na kulang kay Alexi ay basher na. Magkaiba yung constructive criticism at papambabas. Sana maintindihan ng ibang fans na si Alexi na ginagawa to para alam nila dapat i-improve. Correct. Sabi ni Joey Dolar, alam mo guys, sa siguro mag-take ng ILTS examination si Alexi kaya ganun siya magsalita eh. Hindi naman siguro. Kasi iniisip niya siguro every time na tinatanong siya ng media ay kailangan niyang sagutin ng mabilisan para ma-impress, to impress the audience. Pero for us, alam naman natin na magaling siya when it comes to speaking skills. Hindi naman niya kailangan magpa-impress. Sagutin lang na ng with authenticity yung sagot ay yung tanong. At hindi naman kailangang hinahabol siya. Kasi wala namang timer yung mga tanong. Doon lang nagkaka-timer pag sa stage na. Made me remember when Catriona said in a live, when an interview tells you a personal, simple question, dapat simple lang ang yung answer, hindi pageant manner formula. Totoo. Galing yun kay Catriona. Kasi if hindi simple, walang point. Hindi laging lahat ng tanong ay pang pageant yung sagot. Kasi tinatanong ka naman ng mga, halimbawa yung mga tanongan ni RJ eh. Natutuwa nga ako sa tanong ni RJ eh. Kung anong plan sa Holy Week, mga ganun yan. Kung anong nararamdaman mo ngayon, kasi dito ka sa event, mga ganun lang. Hindi mo na kailangan, ano ba tawag dito? May napanood kasi ako na in-interview na Arjen na kung anong masasabi niya doon sa event, alam mo nga yung sinabi niya, pati advocacy. Kaloka. So, ano yun? Wala siyang sinabi doon sa event, pero doon sa advocacy, tinapos niya. Sa pag-ask ng simple personal question, Mario Antonio Di Maano, peace not war for the fans. Daniela Alejandra Lee, ang maganda kay Alexi, her being athletic gives her the opportunity to win the pageant. Perseverance, endurance, and goal all are in mindset of an athlete. And she possesses them all in the world of both. Randy Lucas, Alexi is not yet part of my top 5. Not even top 10.
Iisa lang ang sinasabi ni Alexis sa interview regardless of the question. She's always banking on woman power and sports. Arnold Landicho, sabi ni RJ, kung meron si Alexis na wag nang baguhin, especially ang pasarela niya. Minsan kasi nasobra ang pagturo, lalong nami-miss out like what happened to Celeste, naging kalkulado ang galaw. Iba-iba ang tanong kay Alexis, iisa ang sagot, parang si Gasini. Advocacy niya palagi ang sagot kahit anong tanong sa kanya. Daniela Alejandro, she can walk, not the best, but she know how to walk. Her face, I'm very vocal to all that she's of the most beautiful this year along with Laguna, Victoria, Bulacan, Virginia. She can speak as well. Ilocano, sports and pageantry are two different world, which is, I agree naman, napakalayo. Kung ang pageantry ay glitz and glam, ang sports naman ay, alam naman ninyo, walang glitz and glam na sa sports. Maliban na lang siguro kung yung sports mo ay, ano nga tawag dun? Mayroong mga gymnastic, ayun. Pero hindi din mga dance sport, di ba? Nag-aayos sila with pose and projection, gano'n. Yari yung CV, in terms of beauty, pasarela, and styling, nasa top 10 ko lang si Alexis, but in terms of comm skills, nasa top 5 ko siya. Sabi naman niya, yari yung CDB. Daniel Alejandro, physically, yes, you're the mindset, definitely, just want to win in and never give up. Embry, glitz and glam sa pageantry, dumi, at damo sa sport. Charot. So far, meron tayong 72 votes. Ang talagang nakikita ng sambayanang Pilipino, ang problema ni Alexis Brooks, ang kulang ni Alexis Brooks ay styling, 60%, ganda daw, 19%, pasarela, 15%, comm skills, 6%. Sabi ni Cheryl Amlog, para sa akin walang transition yung face, always the same. Darwin Cruz, malala ang awayan ng dalawang fans. Sana mag-speak din si Alexis na mag-support na lang nang walang dinadown na candidates, kasi baka ang ending makakaapekto ang ugali ng fans sa placement nila. Love for all. Hopefully nga, Darwin. Pero magla-live daw siya mamaya. So, tingnan natin kung may sasabihin siya about her fans na mga toxic sa pageantry. Walang ginawa sa buhay kundi magburaot ng iba. Same as kay Atisa din. Walang ginawa sa buhay kundi laitin si Alexis. Diba? Nako. Pero si Atisa kasi nagsalita na be kind. Mario Antonio Di Manuel, yes, Alexis is my top one in communication skills, but when it comes to beauty, pasarela, she's included in my top 5. Personal bets. Vienna Adorador, hindi naman siguro sa pag-impress, talagang mabilis talaga siya magsalita kahit di siya sa interview.
Elukana, you can always train your mind to do things that you like, and everybody can do that, whether or not you're in sport. Whether or not you're in sport or not. Layla Muya, tama. Layla Muya, lahat beauty and brains pack deal andyan sa kanya. Ninyo Pelex, ano ulam mo? Wala na, ubos na. Pineritong galunggong at saka laing. Nyema Sankang, hello, kamusta? Sino pangalan mo? Nandyan po yung pangalan ko, Gazel Ortega. Yan na mismo yung pangalan ko. Kamusta po? Shout out po. Bien. Sorry guys. Nasaan na ba ako? Nag-speak at nagsalita na si Alexei about sa interview sa kanya na suportahan na lang lahat ng kandidata at be kind to everyone doon niya sa Crown Philippines or Adam. Nag-speak na pala at nagsalita si Alexei. Bakit hindi pa rin napipigilan yung mga toxic fans Vienna? Sana yung mga Alexei fans din dyan na mababait at saka mga yung mga toxic fans na yan. Oo, para kawawa kasi si Alexei, siya yung inaatake ng kalaban, hindi naman si Alexei yung nagsasalita. Mabilis magsalita si Alexei Earth kasi dala ng athletic niya, mabilis siyang mag-isip. No dull moment, also maybe sa kakapractice ng Q&A na dadala at nasasanay na. Palagay ko din. Rapsuela, sa tingin mo ba Gazel, yung mga toxic fans na yan nakakapekto ba sa laban nila to get the crown? Oo naman. Kasi namamarkahan yan ng ng organization kung sino yung masamang impluensya sa fans. Bakit nagkakaganyan ang fans tapos wala pang ginagawa yung kandidata? Nakaka-apekto talaga yan. Emre, also my take on Alexei, yung Instagram account niya or governed by her team, diba? So almost all of the content is too perfect. Polish for me. Like sa my story na mag-manifesting siya, sobrang neat. Yung, hindi ko mag-gets, Emre, room niya. Ha ha ha. Ninyo Felix, kailan next live nyo, RJ and Mamabuhay? Hindi ko alam kasi si RJ nasa bakasyon and Buex is may bakasyon din. That's why, in my opinion, there should be a separation between training in sport and training in pageant. Magkaibang mundo sila. Kung ipipilit nyo, dapat pala ilagay na lang sa pageant sa SEA Games. Daniel Alejandro, really, all things can be possible to do. I'm a MMA fighter and also joined pageant in California. I'm just speaking through experience that giving up is not my forte and no pain, no gain. Kasi po, Gazel, may isang vlogger na galit kay Alexei. Kaya ang mga nanonood sa kanya maging katulad na niya. Di katulad nyo ni RJ Mamabuex at iba pang marunong magrespeto sa mga kandidata. Kagaya na lang ng mga tao, ng taong kagaya na lang ng mga fans ni Pauline before over MMD. Okay lang yan, Gazel, yung buhay mo or yung area mo dyan.
pang vacation na ganda ng lugar nyo dyan. Thank you so much. Amen to that. So, totoo yan, Ilocana. Ayan, so far, meron na tayong 82 votes. Alexi Brooks. Anong kulang? Ganda, 20%. Com skills, 5%. Pasarela, 15%. Styling, 61%. Yan talaga yung hinahanap ng madlak, styling. Ask ko lang bakit yung mga fans ni Alexi ang nakikita lagi. How about yung below the belt na mga sinasabi ng fans ni Atisa? Ewan ko, Jessica Castor, hindi mo ba nakikita at hindi mo ba narinig na pinagsasabihan ko yung mga fans din ni Atisa? Or bingi, or ano lang din kayo, nagbingi-bingihan din kayo na pinagsasabihan namin yung mga fans ni Atisa. Sino yan? Ichika mo na yan dito. Dali. Lili mo yan. Magbasa ka. Daig mo pa ang grade 1. Ganun talaga. Eh, hindi ikaw na dito. Palit tayo para bongga tayo. Gumawa ka din ng YouTube channel mo, ano, Ma'am Lilia. Tapos, palit tayo. Tingnan natin kung mas bobongga ka. Ayan. Kumain na lang tayo. Kasi, wala lang ang ano kasi. Akong, ano ba yun? Ulam na pinirito. Kaya, gulay-gulay na lang tayo. Kailangan mong bumalik sa grade 1, Ma'am Lilia. Kahit kailan, wala akong pinanigan dito. Wala akong pakialam sa mga kandidata. Bakit? Ano bang silbi nila sa buhay ko? Ganun lang yun. Wala akong pinapanigan sa kanila. Kasi Hoda, wala akong gusto sa kanila. Ni isa. Kung sinong mananalo, isusupport ko yan. Sabi ni Tarush, may love ya. Darwin Cruz. Ano ba to? Rabid din ng fans ni Atisa, some like Alexi fans. Totoo, parehas lang naman sila, mga chusera. It's just that itong mga fans na to, hindi nila alam yung respeto kahit na sinasabihin na sila ng mga candidates nila na irespeto yung iba. Arnold Landicho, sabi ni RJ, sa activity ng MUPH, siya magbabalik. Sa trip pa yun. Sa din ay matugas, my God, Lilia, nakikinood ka lang. May gana ka pang magreklamo. Charot lang. Hayaan mo na, ano, huwag na kayong makiaway dyan. Ako na lang yung bahala sa din ay matugas. O, diba? Nakakahiya naman kasi sa kanya, diba? Jessica Castor, I heard it, but mostly I always mas more na puna sa mga fans ni Alexi. I am a silent viewer, but most of the time, talagang ang pupuna is yung fans ni Alexi. Jessica Castor, wait lang. Tingnan mo yung mga post ng Miss Universe Philippines sa mga picture ng mga girls. Hindi lang kay Atisa. BVV, Tara Valencia. Tingnan mo kung ano at kung sino mga fans ang nangbababoy sa mga kandidata ng Miss Universe Philippines. Para nakita niyo ang ebidensya. Tingnan mo yung mga video ko dito na all about Atisa Manalo, all about Victoria Velasquez Vincent at hindi kabilang si Alexi doon sa content ko. Tingnan mo yung mga comment kung anong klaseng pambabastos ang ginagawa ng mga fans ni Atisa. Pero wala akong sinabi again ni Atisa, ni Alexi. Pero wala akong kailangan sabihin kay Alexi kasi I know yung pure yung heart ni Alexi. I know na mabubuting tao siya. Pero tingnan mo yung ginagawa ng fans. Siyempre i-call out namin yun. Kasi content namin yun. Bahala kami kung sino yung pag-ausapan namin. Kasi Hoda kung si... kung natigok man yun, no, beauty queen pag-usapan namin. Content namin yun. Hindi yung magko-comment ka doon. Ah, basta. Si Alexi Brooks lang magaling. Ah, basta. Wala yan. Loser yan. Ha? Tingnan mo. Isa-isahin mo yung mga video ko.
na yung content ko ay ibang kandidata, kung sino ba yung mga fans ang ano, ang malala. May nakikita ka bang na Atisa Manalo fans dyan na nag-ano? At parehas lang naman yung iba kasi, yung mga fans kasi ni Atisa, inaatake din yung si Alexi. Si Alexi lang din talaga. Hindi rin umatake sa iba. Pero yung fans ni Alexi, hindi lang si Atisa ang inaatake. Lahat ng ano, threatened yung mga fans sa mga girls na malalakas, lalo na yung pantran. Ayan yung mismo yung ebidensya dyan sa mga comment section ko sa video ko, na hindi si Alexi ang topic ko. Ay nako, nagbabardagulan yan sila dyan. Basahin nyo. Walang pinapanigan si Geishel, si is fair and square. Oo, kasi ho, daw ako pinapanigan sa kanila, no? Magpakamatay sila dyan ng labanan, wala akong pakialam. So, ang akin lang ay may analyze ako ng mga pangyayari. Bakit sinisweldohan ba nila ako? Wala! Nikatiting na sinti mo, wala silang binibigay sa akin para panigan ko siya. So what? Hello? Siyempre doon ako sa lumalaban ng bonggang-bongga at alam ko yung quality na meron siya. Sabi ni Rapsuela, Lilia Mulya, misspell ka rin naman. Try mo review yung sentence muna before you send. Hayaan mo na nga, Rapsuela. Hayaan mo na. Daniela Alejandri, the mindset of being sport-minded, it's not all about winning but also the experience. Kaya hindi ako pikunin at I choose my battle and I know myself really well. Just the feeling of winning in good too. Ay, para kanino yan? Mag-hello ka muna dito. This is my nephew. Hello. Hi. Kiss pa. Sa kanila? Flying kiss sa kanila? Bye. Bye. Tahingi lang ako. Sabi niya, kuha daw ako ng chippy. Thank you, bebe. Diba? Kumakain ng laing tapos nagchichiriya. May reason siguro kung bakit laging napupuna ang mga fans ni Alexi, 'di ba, Jessica? Correct. Imbes kasi yung mga fans din naman ni Alexi, ang Diyos nasawayin yung mga buisit nila ng mga kasama ng mga fans. Tuwang-tuwa pa sila, nilalike pa nila yung mga pang-uukray at pambabati ko sa ibang girls. Imbes nasawayin nila kasi nga makakasira sa kandidata niya. Wala, tawang-tawa pa sila, nag-i-enjoy nga sila eh. 'Di ba pare silang mga ano ba tawag doon, mga sadista. Tapos nagagalit sila kung ukrayin sila yung pambato nila, samantalang sila din yung number one ng uukray, ganun. Si Ryan, 'di ba nakaka-ember na. Dead man na, ayan mo na. Kaya nga ang toxic fans ni Atisa at Alexi, pinoprovoke na mag-away-away din yung mga vlogger, pinupush nila na may pinapanigan, sila lang naman ang panggulo. Ang hilig nilang magsalita niyan, may pinapanigan ka, leche ka, chuchuchu, ha? Huh? Tanungin ko nga, yung mga team Atisa dyan, may binabayad ba sila sa akin dito para banggitin ko yung pangalan nila? Tanungin mo nga yung Alexi Brooks ninyo na yun, kung may binabayad ba sa akin para banggitin ko yung pangalan niya. Di ba wala? Mabuti nga, pinag-uusapan pa sila eh. Kaloka. Tapos may pinapanigan. Saan banda? Saan kaluluwa at saan video ko na may pinanigan ako ng bonggang-bongga? Magbigay ng ebidensya. Gusto mo magiging Michael Porendo 2.0? Wag, Sedi. Matanda na yan. Wag nating pinagpapatulan yung mga may edad na. At na, siyempre siguro, gigil na gigil. Maliit kasi ang font ng YouTube. Hirap basahin. Baka sa kanya malaki. Tingnan mo nga, nakakunot na nga yung mata ko. Hindi ko nga mabasa kasi sobrang liit. Puti pa.
chill ka lang, Zeddy. Oh, bakit kayo na yung mainit ng ulo? Di ba ako? Sabi naman ni Jessica Castor, ever since si Alexei, lagi siyang nagsasalita na suportahan lahat ng mga candidates. Pero yung iba never nagsabi, oy, marami akong narinig sa interview, lalong-lalo na si Atisa, na suportahan lahat ng candidates, Jessica Castor. Narinig mo ba? Ang problema kasi sa mga fans ni Alexei, tinotolerate yung mga basura ang mga fans. Wala naman akong against sa'yo, Jessica, pero sana punain mo rin yung mga kasabwat yung mga kauri ninyong mga fans ni Alexei na below the belt, ano, dapat punain din ninyo. Oy, huwag kayong ganyan, makakasira yun sa kandidata natin. Mga ganun dapat yung mga punan nyo, hindi yung humahalakhak lang din naman kayo. Waray ako vlog, hehehe. Yari NCDB, majority mga Alexei fans, kahit na ibang foreign vlogger, nandun din sila kahit di siya ang topic na kandidata. Totoo. Doon kay Sobirin, tawang-tawa talaga ako doon niya rin si Didi. Panoorin mo yung mga comment section. Kasi wala nga doon si Atisa, diba? At saka si Alexis sa top 7 niya. May mga comment ba naman doon? Hay nako! Best in communication skills si Alexis. Anong kinalaman doon? Diba ang usapan eh, press presentation? May communication skills ba doon sa press presentation? Diba? Ang bubobo. Nakakaloka talaga, hindi ko kinaya. Arnold Landicho, my God, Lilia, di ka ba nagkakaintindi ng constructive criticism? Don't be biased. Shout out sa iyo, Waray Ako Vlog. Thank you so much. Oh, hindi ako tita. Nagpapanggap lang ako na tita. Shout out sa iyo, Waray Ako Vlog. Embre, basta akin, naiirita ako kapag may solo photos yung mga other candidates. May mga bad Alexei fans na nag-spam sa pangalan ni Alexei. Hi, OMG. Hi, talaga. Nakikita mo naman niya. Bulag kasi yan sila, ano. Bulag yan sila, Embre. Hindi nila nakikita yung pambabastos ng mga kasamahan nila. Yung pambabastos ng fans ni Atisa yung nakikita nila. Pero yung pambabastos ng mga kasama nila, hindi nila nakikita. But sa mga susunod na araw, hindi na ako magsasaway. Alam mo kung bakit? Hindi naman ako matatalo. Ganun lang yun. Sige sila dyan. Sige, pambabash. At the end of the day, next year, iba na naman yung kandidata namin sa Miss Universe kasi dito lang naman kami. Kung sino ang mga kandidata ng bawat lugar, eh, yun yung pag-usapan namin. Eh, sila. Talo na ang kandidata nila dahil sa sobrang kapraningan nila. Ganon. Sedi na yung matugas, parang si Alexei at Atisa lang yung candidate. So, paano yung iba? Display lang. Kaya nga, walang sweldo, throw si Gaisel kasi nirespeto lang kay Gaisel. B-Sports, nirespeto sa lahat. Oo, wala akong sweldo sa pasalamat nga kayo. Binabanggit pa ngayon at pinag-uusapan pa ngayon kandidata nyo eh. Dapat nag-thankful, pero hindi ko naman hinihingi yun sa inyo. Ang akin lang, ang purpose ko dito, kaya pag-usapan ni Alexei kung ano yung kulang niya. Diba? Ang simple lang naman yun. Kung talagang makitid talaga yung utak ninyo, palawakin mo naman ang very, very light. Ang purpose ko dito, kung constructive criticism, kung ano pa ang dapat i-improve ni Alexei, at wala akong time sa mga bashing. Bakit ko pa? My gosh! Kababayan ko yung tao! Hindi ko kayang ibabash yung kapwa ko Ilonggo. No! No. At hindi ibig sabihin nung kung kapwa Ilonggo ko siya, ay kakampi ako sa kanya. No. May nakikita ako sa kanyang dapat niyang ipolish pa. Hindi pwede na magaling lang siya, magaling. Lahat ng gagawin, magaling, number one. Kalukuhan yun, mga bebe. Kalukuhan yun. So, kung favorite natin si Alexei, hindi ko yun itinatang at hindi ko yun inaalis sa inyo. Kung favorite niyo si Alexei, siya na ang inyong Diyos. Okay, fine. Hindi ko yung tinatanggi. Pero iwasan naman ninyo yung namang bagra ng ibang kandidatang wala namang ginagawa sa inyo. Kung may nang-away kay Alexei, dahil fans yun ni Atisa, yun yung nang-away yung okrayin nyo. Huwag yung si Atisa. Same as ganun din kay Alexei. Kung may nang-away kay Atisa, yung mga Atisa fans dyan, yung fans ni Alexei yung okrayin, hindi yung
pupunta kayo doon. Bakit? Yung kandidato nyo nga, chu-chu-chu-chu, ganito-ganito, mga ganun kaagad. Ho, eh, okrayin mo yung nang bash na yun. Yung mismong taong yun yung okrayin mo, hindi yung kandidatang sinusuportahan niya. Ganun lang, vice versa. Lucy D, hi kay Sel Neptune. Andun na siya. Sabi naman ni Jessica Castor, I have a feeling na yung mga nagmumura kay Atisa ay hindi naman Alexi yun. How do you know? Mga utusan ba sila? Mga utusan mo ba sila? Paano mo nalaman? I think they are just using Alexi para lalo ma-down si Atisa. Huwag nga kayong pa-feeling victim. Tingnan mo yung ginagawa ng mga fans ni Alexi sa ibang girls. At hindi kay Atisa ha, sa ibang girls. Tingnan mo yung mga picture ni ano dyan, Bulacan. Picture dyan ni Bacoor. Picture dyan ni Christy McGarry. Tingnan mo ang mga pinagagawa ng ano. Wala ako masabi sa iyo, Gisel. But thank you. Pero Miss Jessica, sana ano, tingnan mo. Pati sa akin, gabi yung bashing sa akin ng dahil hindi ko ni number one si Alexi. Ang bashing pa sa akin. Kababayan mo siya pero hindi mo siya masuportahan. Ha? Bakit? Pinag-uusapan ko na, yun nga yung part, yun nga yung gusto kong suporta sa kanya eh, kung paano siya magiging better. Alam mo ba yun? Yung hindi ko siya itotolerate na, hay, tama na yan, eto na yung pinaka-perfect mo, wag mo nang baguhin. Hindi ako ganung tao. Nakikita kong may something pa na pwedeng i-improve, dapat niyang i-improve. Hindi ako ganun na ikukonsinti ko. Sasabihin kong the best kahit hindi. Ano, nagbubulahan tayo dito? Kahit na Ilonggo ako, hindi mo ako mapakaganon. May paninindigan ako at alam ko sa sarili ko kung ano yung pinagsasabi ko. Kung ayaw naman ninyong maniwala, ay di wag. Ganun lang kasimple. Pero thank you so much, Jessica Castor. Ha? Ay, cute-cute nga bibong bata. Thank you so much, Rap. Ha? Sweet ng mga pamangkin. Thank you, Ninyo Felix. Darwin Crossy, kagigising lang ata na alimpungatan kaya ganyan na send niya sa chat. Pagbigyan niyo na. Ayun. Kung ibibase na lang lahat ng feeling mo, Jessica, ano na lang ang outcome? O wag na nga tayong mag-pageant. I-base na lang natin sa feeling mo ang resulte. Oo. Kasi feeling mo lang naman na hindi fans ni Alexi ang namabas kay Atisa. Paano ka nakasigurado? Ay kitang-kita ng mga dalawang mata ko na kung sino na hindi lang si Atisa yung binabash. O para alam mo at para masaksihan mo ang tunay na ebidensya. Diyan, di ba may mga picture diyan sa Miss Universe Philippines, yung mga headshot, yung mga, ano ba tawag dito, evening glam, yung mga swimsuit, tingnan mo, isa-isahin mong tingnan yung comment section ng mga babae diyan. Tingnan mo yung pinagagawa ng mga fans ni Alexi. Hindi lang kay Atisa ha, doon sa ibang mga girls. Kawawa, kawawa talaga. Sa tingin mo, Gisel, bakit sila ganun? Kulang sa aruga, kulang sa pagmamahal. Yung feeling ko lang ganun. Kasi may mga pinag-aralan yung iba ha, pero sarado yung utak. Nakakahiya naman. Pinanganak talaga silang mga toxic. Ganun. Hindi lahat. May mga kaibigan akong Team Alexi, napakabait, napaka-open-minded. Nirerespeto yung mga opinion ng bawat isa. Pero my God, may mga kanalians talaga yung utak. Yung baga wala ng sustansya yung mga pinagsasabi for the sake lang na maipagtanggol si Alexi. Walang ano, walang purpose sa buhay mga doon. I think kulang sa pagmamahal, kulang sa aruga ng magulang. Kasi kung pinalaki sa kapagmamahal, hindi ka manggaganyan sa ibang tao eh. To be honest, Ilya, ako ang pagkaganda-ganda eh hindi masyadong mapanlait tapos ikaw masyadong affected. Wala ka namang say para mag-correct. Buti nga, pinansin pa kita. Che! Nakaka
kaloka to si Daniela. Te, tama na yan. Te, ito naman Daniela eh. Alam kong maganda ka. Tama na yan. Hindi na kang ganda yan. No, please don't say that. Always calling out those who didn't know their boundaries. Ay, mabuti naman, Chinita. Salamat. Pero sana pagsabihan mo rin yung iba na hopefully, kung wala naman silang intention na manglait ng ibang girls. Ako na lalait ako based on my experience. So, alam nyo yan. Lalong-lalo na yung mga kandidatang intrimitida, yung impactita. Ukrayin ko talaga sila kasi na-experience ko kung paano sila maging ukray din. So, ngayon, hindi ko naman kilala yung mga girls. Hindi ko naman kilala lahat. Hindi ko pa nga nakita eh. Wala akong karapatang ukrayin sila. Pansinin ko kung may mali silang ginagawa. Pero yung ukrayin yung personality nila, yung pagkatao nila, mali yun. Pero thank you so much, Chinita, ha. Mabuti na lang. Mayroong isa. Sana gayahin ng mga Alexi fans si Chinita na kailangan talagang i-call out yung mga fans na ng ukray sa ibang ano, girls. Sa ibang kandidata. No matter how many times people remind the fans na to bash, there's always people who has nothing better to do. Ay, oo nga, Brownie Pito. Wala tayong mag- with their lives but to bash. So immature. If you can't say anything nice, don't say it. Correct. Si Afable Benedict, tingin ko wala si Giselle pinapanigan sa kanila. Siyempre, yun ang opinion niya at ang respetuhin din natin gaya ng respeto na binabasa yung mga opinion natin. Thank you, Afable Benedict. I alam ko naman kung sino yung bet mo, Afable. Pero maraming salamat dyan. Siyempre, nalulungkot kasi ako kasi nga kababayan ko. Siyempre, nalulungkot ako once na ibabash nila si Alexi na below the belt. Yung pinagsasabihin nila walang karapatan. Pero kung sinasabihan nila, ay yung styling hindi maganda, okay lang yun sa akin. Pero yung pinagsasabi nila, ay, ulik baka, mga ano, nahe-hurt ako, kapwa ko, kababayan ko yun, kapwa ko Ilonggo, tapos kakulay pa kami. Nahe-hurt ako talaga doon. Pero nakikita ko rin naman kasi, yung mga fans ni Alexi ay talagang kabastos-bastos talaga, puro yagaba. Nadoon ako to the point na nakakalungkot sila. Paano man next year? Paano kung kahawig ni Atisa yung representative ng Iloilo at wala rin communication skills na kagaya ni... yung mahina din yung comm skills kagaya ni Atisa ang maging representative ng Iloilo. Ano? Paano? Kasi meron kayong mga taga-Iloilo na ang hina-hina ng communication skills nung Miss Universe 2021. Ha! Puro yagaba. Hindi maganda ang comm skills niya. Huwag kayong magmagaling. Kaya paano next year kung susunod yung susunod na Alexi Brooks? Yung maging successor ni Alexi Brooks sa 2025 na mag-represent ang Iloilo. Paano kung kasing ganda din siya ni Atisa tapos mahina ang comm skills? Ganyan din ba yung panlalait ninyo sa kababayan ninyo? Sabihin nyo nga ako, nakakaloka kayo. Nalulungkot lang ako sa part na yun na parang ako pa yung sinisi, oh, kababayan mo, hindi mo sinusuportahan. Paano ko susuportahan? Eh, ang bastos-bastos ninyo. Sumusuporta ako kay Alexi, hindi sa fans at makikisawsaw ako sa mga fans na ang babastos. Hindi, no, hindi ako ganun. Mga aunties kasi fans ni Alex, mga aunties, sabi ni MJ, mga aunties, wala naman akong problema kung aunties or lolas or bagets, wala akong problema kung ano yung klaseng uri ng fans as long as fans at nagmamahal sa pageantry at nagsusuport kay Alexi, so be it. I-accept natin. Kasi fans yan eh. Huwag lang yung to the point na masyado kayong sensitive, masyado kayong masabihan na nga ang pangit ng styling, parang puputok na yung mga almoranas ninyo, mga ganun. Pag sinabihan lang na, ano ba tawag yun? Pag sinabihan lang na prototype ni, sino ba tong ka-prototype niya daw? Sino ba yun? Yung mas maganda naman si Alexi, si Zosie Bini, ayun, kaprototype ni Zosie Bini, parang sasabog na yung ano ninyo, matres. Ha?
Kailangan ba yun? Nakakaloka. Sedi rin matugas, okay lang mga educated kaming Cruella, pati GC member. Thank you, Sedi. The Fajit Capybor Sir Lemon, kuracha, ayaw magpahinga. Monster Crave, karamihan sa mga Pinoy, manlalait, nagpre-pretend kunwari fans para lang manlait. True. Yara in CDB, hintayin mo si Kathleen Payton, baka sasali siya next year. Ha? Para ano? Wala akong sinasabi or babash kay Atisa at comments lang ako na bakit parang laging napupuna yung mga fans ni Alexi. I'm not one of them. Nagmura ba ako, Geyser? Nagbigay lang ako ng opinion. Uy, wala akong sinabi nagmura ka. At hindi ko yung sinisisi ko. Alam ko naman na nag-comment ka lang. Sinasabi ko lang na ganun din yung ginagawa ko yun sa mga fans ni Atisa. Ang malala lang talaga yung fans ni Alexi. Tapos may nabasa ka ba na binabash ko siya? Wala naman. Hindi nga ikaw. Lagi ako nanonood sa iyo. Na-subscribe na ako sa iyo dahil alam ko magkababayan tayo. Nagbigay lang ako ng opinion. I have nothing against you. Thank you so much, Jessica. Maraming sa salamat sa support. At sana si ikaw Jessica, na alam ko kung sino yung gusto mo, eh pagsabihan mo yung mga ano, wag masyadong ano kampi-kampi doon sa susuportahan natin. O tingnan din natin yung mga part na ano ba tawag doon, na makakabuti ba ta sa kandidata natin? Makabubuti ba to sa candidacy ng kandidati natin o makakasira? Wala naman akong sinabing ikaw yung basher ni Atisa. Yung iba, yung mga fans ni Alexi, nakakaloka sila. Kim Yu and Vlogs, Edradan, yung akala kasi ng fans ni Alexi, sa Alexi lang ang kandidata. Ayun yun, yung feeling nila na wala na, perfect na yung Alexi, yung lahat ng yan basura. Parang ganun sila mag-accept ng ano. Tama ka, guys. Hindi lahat ng fans ni Alexi ay toxic. I beg to disagree dyan, Kim Yu and Vlogs, Edradan. Hindi lahat. May mga ilan nila na sobrang bastos lang talaga. Siguro sa fans ni Alexi na mga sabihin man natin sample lang to ha. Sabihin man natin 10,000 yung fans ni Alexi. Yung toxic dyan 1,000 lang. Ganun. Pero hindi lahat. May mga open-minded ako na mga fans ni Alexi na ang babait, open-minded, at alam nila magrespeto. Pero hindi lahat. Huwag mo silang lahatin. Same as ganun din ko yung Atisa. Hindi fans ni Atisa ay toxic. Pero merong toxic. Monster Crave, okay lang yan. Normal naman sa mga kulang ng bawat candidates. Dapat natin tanggapin yan as fans. I'm a fan of Alexi but I'm looking forward na sana may magbago sa hairstyle niya. Rosalie Assis, bakit mo binura? Miss Jessica, Geisel, have nothing against you po. Wala naman siyang binanggit na bad or mali about sa'yo. Huwag mong gawin na tungkol sa'yo ang vlog na to. He's stating fact about some fans, not you po. Yun nga yung sinabi ko, Ma'am Ilocana. Thank you so much. Kay Miss Jessica, na hindi siya yung mga kapwa niya, fans ni Alexi, yung, ay Diyos ko, mapadyos ko ka na lang sa sama ng ugali. The washer are already toxic in society. Bakit? Ano? Ano? Mama. Ano? Ah, mag-hotspot. Mag-hotspot ba si mama? Babay ka muna sa kanila. Bye. Kiss mo pa ako. Wala akong kiss kanina. Thank you. Sige, buksan ko na ang hotspot. Ah, ang bigat mo, be. I have my personal bet kahit kung ano. Wait lang, guys.
Ano ba yun? Nasaan na ba ako? The bashers are so already toxic in our society. What worse than basher are the silence that are laughing inside allowing the basher to speak and they don't see the bad thing. Sorry. I have my personal bet kahit kung ano man masasabi ng basher sa bet ko, sometimes oo ka na lang to the end na argument or wag na lang patulan kasi wala namang mangyayaring maganda kung patulan mo. Mario Antonio, I'm also fan of Alexi. She's really very gusty but I don't bash other candidate. Rosary Assis, paano naman yung vlogger na below the belt? Okay lang ba? Bahala na doon siya. Hindi naman ako yun. Gisel, pupunta ako sa SM North sa Runway Challenge. Sayang wala ka doon. Princess Orda. Oo nga. Hello ka na. Di naman ako galit. Nagtanong lang pa. I love Gisel at di ako galit. Thank you so much, Jessica. Maraming salamat. Hello, Gay. Hello, Ma'am Jeneline. Tapos na ba si Ma'am Henrietta? Ma'am Jeneline, tapos na ba si Ma'am Henrietta? Sabihin mo, wag muna siyang magtapos. Paunahin niya akong tatapusan at gagawin ko yung inuutos mo. Gio, ang tagal niya kasi kanina. Gusto ko, sabi mo 12, tapos wala. Pinag-uusapan na daw sa loob ng mga media yung org, yung katoksika ng fans ni Alexi, sabi ni RJ. Oo, Gio de Lasas. Maraming nga vlogger at maraming nga akong friend doon sa loob ng organization na yun, pinag-uusapan na daw ng organization yung pagka-toxic ng fans ni Atisa. Ay, ni Atisa, ni Alexi. So, hindi ko nahawak yun ha. Basta sinabihan ko na sa'yo na huwag kayong masyadong apektado once na ko-call out yung kandidata ninyo. Huwag kayong masyadong pagtanggol sa kandidata ninyo. Lalong-lalong na pag sinabihan siya na hindi magandang styling, nagagaliiti kayo, parang sasabog yung almoranas nyo. Nagugulat ako sa inyo. Dapat nga matuwa kayo kasi nakikita, oy, hindi maganda yung styling. Appreciate nyo, sabihin nyo, hoy, hindi maganda daw yung styling ni Alexi. Dapat ayusin nyo yan. Dapat ipulido nyo yan para bongga, para manalo. Dapat ganun yung mindset ng totoong mature. Nakakaloka kayo. Hindi yung aawayin nyo yung taong nagsabi ng pangit yung styling. Ay, nakikita naman talaga, pangit. Dance nothing to support candidates. Wag lang sobra na maninira pa ng iba. Bakit pag nanalo ba yung kandidata nyo, bibigyan ba kayo ng mga, magbigyan ba kayo mga siraulo nyo? Hoy, Darnold lang din. Yung sabi ko nga, baka yung mga wabas kay Atisa, hindi naman talaga maka-Alexi yun. Malay natin, baka gumagamit na lang si Alexi. Conclusion ko lang yun, sa palagay ko, yung don't worry. Sa eto kasi lagi ko nababasa, Miss Jessica eh. Ibabash nila sa ati. Oy, sa ati, ang payat, walang dibdib, maganda lang, hindi naman matalino. Mabuti pa yung idol namin, si Alexi. Grabe, bongga ang communication skills. Fair ang balat, tune. Ang laki ng ganito, ang laki ng ganyan. Ganon. So, ano? Hindi pa rin yun fans ni Alexi. Tapos may hashtag Abansi Babae. So kaninong fans yun? Buzzer or buzzer, I think whoever will win MUPH 2024, there are buzzer who will keep on hating and whose occupation are below the belt. Daniela Alejandre, walang pinapanigan si Gisel. Ano ba? Hindi mo na ba lumalabas ang bahay? Hindi alam ng nangyayari sa mundo? Tingnan mo naman yun si Gisel. Nang mabuti, very innocent. Hoy! Daniela Alejandre, hindi po. Gisel, 80 years matter. Peter Parker, guys, or Gisel offers his valuable perspective drawn from his expertise. This woman have willingly placed themselves in the spotlight of public security. Thank you so much, Peter Parker. The ones of poise benefit most from such critic are those who understand their purpose and possesses self-awareness. Ay, mabuti pa tong si Peter Parker. Pak na pak, boom na boom.
Rosalie Assis, bastos ka ikaw mo, hindi naman siya siya styling, sinasabihan pa ba ang walang karapatang sumali, edi ikaw na. Sabi talaga yun, ano, marami talaga akong nababasa ng ganyan, Rosalie Assis. Kakaloka talaga yung mga pambabas din kay Alexi, nahe-hurt ako. Pero sana wag nang patulan. At wag nang idama yung si Atisa nang dahil sa sinabi ni Ati, ang fans ni Atisa. Not bashing is other way to support candidates. Yari yung CDB ngayon lang kasi nangyari na malakas ang representative ng Iloilo kaya sobrang taas ng expectation nila na kampihan ng lahat si Alexi. Paano nila may ipi-please at saka ma-impose sa ibang tao na bongga si Alexi kung ganyan sila kabastos? There are educated fans of Alexi who are open-minded and who accept constructive criticism. Correct. Totoo, marami sila, to be honest. Fans din ako ni Alexi, lalo kababayan ko, pero hindi toxic, na sa tama lang ako, sabi ni Ma'am Jeneline. Ma'am Jeneline, pakisabi ka Ma'am Henrietta, ano, wait lang. Brownie Pinoy, louder. While we are talking about bashing, let us talk. Click like, please. Ay, oo nga pala, no. Mag-like kayo dyan. Antay ka nga, Gaisel. Wait lang, ha. Sila ang nagpapasaya ng pageantry. Edi tuloy ang ligaya. Matira ang matibay. Sabi ni, ano, Ma'am Rosalie, ano, Assis. Ma'am Rosalie Assis. Alam mo, nababasa ko din yung mga pambabas about kay Alexi. Nalulungkot talaga ako kasi hindi tama. Pero, yung balik, halimbawa ibabash si Alexi ng ganon, yung balik nun, halimbawa isa lang naman yung basher na galing kay Atisa, tapos yung parang sinugod yung basher na yun from Alexi, mga 20 na silang sasugod, tapos yung balik doon sa panlalait kay Atisa ay doble. So, oo, nakakaloka talaga. Ay naku, ayoko na minsan magbasa ng mga ano comment. Pag nakita ko yung picture, okay na yun, isisave ko na lang, tapos ayoko na magbasa ng mga comment kasi nakakaloka. Affable Benedict Gaisal, dapat yan sa mga next topic mo about bashing. Oo, si Alexi ngayon topic ko, no? Mamayang gabi sa Atisa naman, para makagante. Hala, Philco, what's the reason she's doing a live, ha? Damage control na nang dahil sa fans, ha? Hi Gaisal, good noon. June Makisil, you're actually Jing, one of the Alexi fan ang nagpapakalat about sa'yo. Sino? Ano yung pinapakalat? Aban si babae, shares. Kinyo and vlogs, after ko mag-comment na sana baguhin niya ang style, kinuha agad ang picture ko, pinost, mga walang karapatang kumuha ng picture. Sobrang OA sa kandidata nila. Ah, innocent ka pala, Gaisal. Virgin lang pala yung feel. Ang cute naman. Chem! Joe, ang pasarela ni Alexi medyo matigas pa. Alam Gaisal, after noon sa ginawa ng fans ni Alexi sa akin, binato ko din sa kanila yung mga wag magtaka ang fans ni Alexi. Kung ano binato nila sa fans ni Atisa, binato din ng fans ni Atisa. 2 hours lang po yung mga kung hindi ka makaabot, sunod na lang live. Ay, eto na, makakaabot po ako. Marky Koy, hi Gaisal, actually maraming fans si Alexi ang Maynila, especially sa school niya, sa sports community. Sana matapos ng MUPH para magkaisa na uli ang lahat. Ay, hopefully Marky Koy. Joe, wag kasi mong bats, malalait kasi ang nabalukan nga yung fans ni, kawawa siya. Yari in sabi, what if matatalo si Alexi? Kawawa yung winner at ang MUPH organization. Ayun na nga. Pag matalo talaga si Alexi, kawawa yung winner. Kasi ibabash nila. Bangayan ang bangayan ang Alexi at Atisa fans. Tapos sa huli si BBB nanalo. Correct! So far, meron na tayong 120... Alexi Brooks, anong kulang? Magtatapos na ako, guys, ha? Kasi meron pa akong mission doon kay Ma'am Henrietta Soledad. Monster Crave, we can control yung mga basher. Let's just pray. Ano ba yun?
na square na lang MUPS when choosing the winner, yung deserve talaga. Oo. Also, hello Giselle, dapat pagsabihan minarets yung mga fans ng mga gaining, mga toxic fans niya. Mark my word, mga toxic fans ang ibabagsak ni ikakabagsak ni Alexi. Good luck sa kanya sa Iloilo. Ayun. May right, oh, tama ka. Daniela Alejandre, ako nga gusto ko sa Alexi. I even said to Giselle before na maganda at hawig niya si Tamara Green. Tamarin Green. I like her but will not concern. I condemn the things that she is lacking. And guys, this is an entertainer. Hindi ka ba nag-siesta? Paano ka mag-siesta, be? Baka si BBB at Christy ang mananalo, tahimik lang fans nila, oo nga. Magpa-live ka mamaya. Opo, magpa-live ako at saka si Atisa naman yung topic ko, kung ano yung kulang sa kanya para walang gulo, mag-back out na si Alexi at Atisa. Styling polish lang. Ayun. There you go guys, mag-end of poll na ako, nakakaloka at maraming salamat sa suporta ng Bonggang Bongga. Maybe you... Alexi Brooks, anong kulang? O, tingnan mo. Ang pinakakulang daw ni Alexi Brooks, styling niya, 57%. Yung ganda daw, 23%. Disagree ako dito. Yung ganda kasi is very subjective. So, lahat maganda. Pasarela, 13%. Yun din yung kulang. And com skill, 5%. So, hindi naman na kailangan sigurong pagtuunan ng pansin ni Alexi yung com skills kasi meron naman na siya niya. Yung para sarela niya may 13% daw and styling is 57%. There you go guys. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa akin, sa pagmamahal ninyo sa akin, at sa lahat-lahat po ng ipagpintuhan sa akin. Thank you so much. Mamaya, abangan ninyo. It's all about Atisa manalo naman, kung ano ba ang kulang sa babaeng ito para manalo sa Miss Universe Philippines. Abangan ninyo ako guys. Maraming salamat. This is Bingisa Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye.